I'm just wondering lang po ah, bakit po si Operma yung nagtatanong about sa pera ni Mahal? Bakit hindi yung mga pamilya ni Mahal? Si Jason Tesorero or si Lani Kate? Bakit may karapatan ba si Operma na magtanong doon? Hindi ba dapat kayo po, Sir Jason at Ma'am Lani, ang magsisiwalat ng ganyan? Bakit nyo po hinayaan si Operma? Alam nyo po kung sino yung hindi masisira dito? Si Mahal. Si Mahal yung nasisira at biktima. Kasi lumalabas sa mga screenshot na iyan, kung totoo man yan or fake news, kung totoo yan, si Mahal yung biktima dito. Kasi nilalabas nyo yan, so gumagawa na para siya yung chismosa. Hindi mahalaga yung pag-aalaga ni Meg sa kanya. So ganun yun ibig sabihin. Correct me if I'm wrong. Reaction ko po ah, ayon po sa screenshot ni Operma na nilabas niya at sa screenshot po ni Sir Eric ay magkaiba. Doon sa screenshot ni Sir Eric, yung sa taas na profile pic niya is ang kanyang profile pic doon sa taas ng kanyang message ay iba kaysa sa baba ng kanyang message. Yung kay Operma naman, pareho siya sa baba at sa taas. At ang format ng kanilang mga screenshot ay iisa lamang. At ang sabi ni Kiray, hindi yun yung, ang sa post ni Kiray, yung totoo na account ni Mahal. So ngayon, sino yung nasa likod ng screenshot na iyon? Kung walang alam ang Tesorero family, bakit hinahayaan nilang i-post iyon? At hindi nila ginawang papatigilin si Operma sa pag-post. Bakit hindi pa rin na-delete yung mga post ni Operma kung hindi naman pala totoo at kung walang alam yung Tesorero family? At bakit hinahayaan lang nila? Di ba dapat po ipa-public apology nila yung si Operma kasi hindi naman pala nila alam? So, paano yun? Sino yung may nasa likod? Kung hindi kayo, sino? Okay na pala lahat, di ba? Nag-usap na kayo about sa pera. Bakit si Operma yung nagsasalita about sa pera? Bakit hindi kayo yung nagtatanong? At bakit hindi nyo paimbestigahan sa bangko kung sino yung kumukuha ng pera ni Mahal? Dahil ang issue dito yung pera ni Mahal. So bakit hindi nyo puntahan yung bangko, kung ano yung bangko ni Mahal, at doon nyo po i-check kung ano, kung sino po nag-withdraw ng kanyang money at kailan. Kasi makikita po yun sa kamera at lahat ng bangko po may kamera po at may record po yan. Bakit hindi nyo po matanong doon at bakit si Operma pa yung nagsasalita ng ganun? Tama po ba yun? Tama po ba yun? Hindi, di ba? Kasi si Operma hindi nyo pamilya at hindi siya kaibigan ni Mahal. Kaibigan lang siya ni Lemon. So, walang konektado si Operma kay Mahal at sa pamilya niyong Tesorero. Ang biktima dito si Mahal at naghihingi siya ng justice. Anong justice yung gusto niya? Justice sa pagkamatay ni Mahal at justice sa pera? Kung justice sa pera, huwag niyang isama si Mix Molino dito. Kasi ilang basis na silang in-interview ni Mahal at anong sabi ni Mahal? Walang kinukuha si Mix Molino sa pera ni Mahal at ang umahawak na pera ni Mahal ay yung tita niya. Sino yung tita niya? Bakit yung tita niya hindi nyo itanong? Bakit nyo kay Jetro or kay Mix Molino hinahanap? Kung sasabihin natin kay Jetro, kung may hawak si Jetro doon, bakit hindi nyo kay Jetro i-point? I-out nyo dyan si Mix Molino kasi manager ni Mahal si Jetro. Sila yung may alam. Huwag nyong idamay si Mix. Kaya nagkakagulo dahil sa inyo. Yun, kasi nagkakagulo dahil sa inyo. Hindi namin nahayaan na i-alimposta, ano yun, ibabasura nyo si Mix Molino. Hindi pwede yun. Kaya tandaan nyo po yun. I-fight po namin siya, i-defend po namin siya dahil alam namin kung ano yung pinapakita niya sa kamera na walang scripted. At ilang interview na po yun ang naranasan niya na about sa money. Ang sabi niya, wala siyang kinukuha at ang tita niyang may hawak at ang gusto ni Mix Molino ay tulungan si Mahal. Magtutulungan silang dalawa para maabot nila yung pangarap nila. Pero bakit nyo pinipilit na sisiraan si Mix Molino? Ano yung tinutukoy nyo? Gusto nyong ibagsak? Kasi famous na siya ngayon. Alam nyo, iba si Mix Molino sa inyo. May respeto siya at hindi siya pag-fame katulad ninyo. Yung sa inyo, ang pinagkaiba,
inuunan nyo pa yung mag-upload kaysa sa magluksa at magrespeto sa pagkawala ni Mahal. Pero yung sa Molino family na yun, nanahimik sila dahil nirerespeto nila si Mahal. Ibahin nyo si Mix Molino, yung respeto niya kay Mahal, malaking respeto. Dapat kayo yung unang rumispeto, di ba? Bakit hindi nyo magawa? Kaibigan nyo si Mahal, pamilya nyo si Mahal, pero hindi nyo binigyan ng respeto. Kayo yung nagpalala ng issue. So, hindi nyo masisisi yung Mamix kung bakit namin dinidefend yung si Bonso kahit wala na si Mahal. Kasi kami yung makapag-defend, kami yung makapagtanggol kay Mix Molino dahil wala na si Mahal. Yun yung gusto ni Mahal, ipagtanggol siya. Kasi nung buhay pa si Mahal, ang sabi niya, uugod siya, andyan si Mix sa kanya. Anong sabi nung namatay si papa niya? Ano sabi ni Mahal? Pa, umiyak siya. Pa, huwag kang mag-alala. Nandito si Mix. Yun yung sabi niya, di ba? Si Mix yung bahala sa kanya. It means, yung paghalaga ni Mix sa kanya, yung pagmamahal, ay hindi fake, kundi totoo. Kasi palagi niyang sinasabi, uugod siya andyan si Mix. Yan yung tandaan mo.